Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Mayor Baste Duterte at Senator Amy Marcos, mas pinainit pa ang tensyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte dahil umano sa paratang noon ni FPRRD kay Kuting na itong presidente natin ngayon ay kinukumpirmang gumagamit nga ng pinagbabawal na droga at kasali pa umano ito sa drug watch list ng PDEA ng panahon pa ni Duterte. Ngunit hindi pinahuli ni FPRRD dahil umano sa respeto niya kay Apolacay Marcos Sr. Ngunit ito naman ay dimpensahan naman ni Super Ate Senator Amy Marcos at nagmakaawang wag sanang tuluyang siraan ang kanyang kapatid dahil hindi naman siya ang dahilan kung bakit hindi matino ang kanyang pamamalakad sa ating bansa. Dito naman bumanat si Baste Duterte na sinabing wag daw umanong gamitin ang mga Duterte upang linisin ang pangalan ng kanyang kapatid at dahil nga dito nagkasagutan ang dalawang ito na parehong pinoprotektahan lang naman ang kanilang pamilya. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ayon sa isang netizen, bakit po si Senator Amy lang ba ang nanggamit? Lahat naman po kayo ng naggamitan, huwag na po kayong magmalinis. Ayon naman sa isang netizen, punako rin yan, panay lang ngawa si Amy, lalo na sa Senate hearing sa Davao. Sana nga lang merong makasuhan, baka naman puro lang hearing ang mangyari, sayang lang ang pera na nagamit. At dagdag pa ng isang netizen, kasalanan ni Amy, alam niya bangag ang kanyang kapatid, bakit pinayagan ng niyang tumakbong presidente ang bangag niyang kapatid? Siya ang dapat sisihin. Ulit-ulit ko sinasabi sa inyo ito eh. Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo ito. Ito talaga si Baste. Ang masasabi ko nakakuha talaga ng ano, na mga katangian ni Pangulong Duterte. Bakit to? Si Baste yung tipo ng tao na hindi politiko pero nasa government service, ika nga. Siya po ay yan ho yung tipong kung ano yung talagang sa tingin niya, pinaniniwalaan niya, ay sasabihin niya. Finally. Bakit? Hindi, alam mo, sa totoo lang, kasi na-appreciate siya ng mga bawat Pilipino eh. Sa totoo lang ha, ang mga Pilipino, medyo ano na ho, naririndi na sa mga katulad ni Amy. Totoo po. Di ba? Medyo tayo mga Pilipino, busit na tayo sa mga karakas na katulad ni Senator Amy. Yung puro lang talk, ano, talk dan talk. Wala namang gawa. Yun ang totoo. Walang biro, ha? O, baka ipagtanggol na naman yan. Easy ka lang, Anaro. Tagsisimula ka na naman ng gulo, eh. Basta mga babae, ginugulo mo, eh. Hindi, alam mo kasi ganito lang ha. Ganito lang ang siste. Ganito lang. Papaliwanan ko lang na maigi sa inyo. Alam nyo, mainit na mainit tong issue na ito. At napilitan ako mag-live ngayon kahit po sa totoo lang, Saturday ngayon eh. Medyo panahon ng Netflix ngayon. Ang ganda-ganda ba naman ng pinanunood nating Griselda. Uy, hindi ho yun ano ha, Viva Max ha. Hindi, ano yun, maganda ho yun. Sabi nga ni, ano, sino ba to? Nung si Narcos. Sabi niya, ito daw ang kinakatakutan niyang babae. Si Griselda. Panoorin niyo sa Netflix yan. Tungkol yan sa mga, ano, sa mga narco, ano, dyan sa Miami. Anyway, ito na nga. Alam mo, paulit-ulit kong pinapaliwanag ho sa inyo ito. Pinapaliwanag ko po sa inyo ito na ito hong si Senator Amy, halatang halata ko na yung galawan nito. Kasi ito yung tipo ng galawan na, alam mo, how do I define Senator Amy? Senator Amy is like her mom, si Imelda Marcos.
Oo. Ito ha, makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Malupit na malupit to. Kung kayo nagsisi, kayo, hindi kami, kayo lang, mga bumotong tatanga-tanga. Kung kayo nagsisi at binoto nyo si Bongbong Marcos, mag-ingat kayo kay Senator Aimee. Si Bongbong Marcos ang tipo ng nadadali siya dahil siya ay mahinang nilalang. Ano ibig sabihin nun? Mabuting tao, kuno, pero siya ho ay sumasama ang gobyerno dahil siya ho ay nakokontrol ng mga taong nasa paligid niya. Yan ho si Bongbong Marcos. If you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Aimee. Si Senator Aimee is another Bongbong Marcos with brains. Mas tuso, ika nga. Mas mahirap po ito. Pag ito ang natungtong sa national government, mas mahirap po itong kalabanin. Bakit to? Kasi ho, mas tuso ho itong alin nito. Mas ano ho ito? Mas mana ho ito sa nanay niya. Kaya nakakatakot. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Ito yung taong marunong maglaro sa politika. Diba? Ang ginagawa niya ngayon, sa panahon na ito, siya ho ang naglilihis ng tunay na issue. Ang issue ay yung PI. Tama. Pero may mas malalim na issue dyan. Ang tunay na mas malalim na issue dyan ay walang iba na pinababayaan ng ating presidente itong mga nasa paligid niyang gumagahasa ng ating gobyerno. Pinababayaan niya yung mga nakapaligid sa kanya. Ang problema, hindi mo pwedeng gawing rason yun. Ika nga ni Attorney Vic sa amin eh, hindi ho siya excuse. Weakness is not an excuse. Diba ho? Tama ho yun. Weakness is not an excuse. So ano ibig ho sabihin ito? Simple lang. Weak pa ho ito, ganito na gobyerno. E paano pa ho kaya kung maglagay ka ng isang tuso dyan sa loob ng palasyo na may karakas ng mga Marcos? Yan ho si Senator Aimee. Paulit-ulit ko na sinasabi yan. Nilalaro lang niya mga Duterte. Mr. President, I hope you're listening. Senator Aimee is playing with you, your entire family. But thank God, you have a mayor like Baste. You have a son na katulad ni Baste at ni Pulong na hindi na magpapabudol. Ngayon, maaaring sinasabi ng iba, ibig mo ba sabihin, Banatbay, si Vice President Sara Duterte nagpapabudol kay Senator Aimee? Bibitinin ko kayo dyan. Commercial! joke lang. Hindi, bibitinin ko kayo dyan kasi kailangan mo na malaman ng iba, ng mga hindi ho aware sa social media, nag-post po kasi si Baste ng message. Kung maaalala ninyo, sinabihan ni Baste si President Marcos na mag-resign ka na kung wala kang pagmamahal sa bayan. Galit na galit siya, di ba? As in, nag-trending mo si Baste. Umaga pa lang nung Linggo, itong nakaraang Linggo, nag-trending na ho siya dahil pinag-re-resign niya si Marcos. Eto namang si ate, na siyempre, taga-salo. Hindi totoo, ganun ang ginagawa ni ate, taga-salo ho siya eh. Ah, para malipat yung galit ng tao kay Romualdez at hindi kay Marcos. Taga-saluhu siya eh. Oh. Naturalmente, kapatid mo eh. Ililigtas mo. Sinabi niya, nag-sorry na sa akin si Baste. Ay, kung nga nag-sorry na sa akin. Diba sinabi ko naman sa inyo, yun ay isang malaking katarantaduhan? Sinabi ko sa inyo yan. Sa katunayan, nag-init nga yung julo ko
nung nakita ko nagla-live yung mga alagad ni Aimee doon sa channel ni Joey, yung si Joey, yung isang vlogger dyan na babae na kasama ni Sas, nag-init ulo ko nung napapanood ko yun eh. Actually, patulog na ako nun eh. Weekend yun eh. Ay, hindi pala weekend yun. Ito lang nakaraan yun. Nag-init ng ulo ko kasi pilipilit nilang sisi kay Senator Aimee. Ayun yung totoo. So anong ibig ko sabihin? Parang inililigtas nila si Aimee. Hanggang pumasok nga ako doon, nagkaroon ng mainit talaktakan doon, hanggang kaduluduluhan, eh medyo noong una umaagree pa sa akin si Joey, yung host nila doon. Pero eventually nung bandang dulo, nga. Hindi ko po ikaw dinidisrespect mga vlogger Joey ha. Sinasabi ko lang naman talaga yung katotohanan. Bakit ho nga? Eh hindi mo kasi alam na pwedeng ipatawag ni Senator Aimee yung mga smugglers na pinagpipilita mong hindi niya trabaho. Hindi niya nga trabaho. Ang problema kasi, daldal siya ng daldal. Paulit-ulit na niya sinasabi. Bakit hindi ko sinasabi kasi parang sinisingle out ko naman si Senator Aimee. Ba't hindi ko sinisingle at siya naman ng daldal. Ang ingay-ingay niya. Sinasabi niya, sa kapatid ko, magalit ka naman. Nga. Pero nung may pagkakataon na siya, hindi naman niya ginagawa. Tama, mali. Di ba? Ngayon, eto na naman. Ginagawa niya, pinahihina ni Senator Aimee yung mga sinasabi ng mga anak ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, di ba, binubudol kayo, ayaw maniwala. Doon nga sa lintik na Senate hearing tungkol sa PI, ano nangyari? Walang bago doon. Lahat doon alam na natin. Alam na natin si Romualde sa may pakana. Alam na natin tuta niya to si Migs Nograles. Alam na natin lahat yan eh. Anong bago doon? May nagawa ba? Wala. Tama mali. Relax lang, banat ba si Joey Campian? Medyo kailangan lang maliwanagan. Yun na nga, kaya ako nga sinasabi to eh. Relax ako. Nakita mo na ako magalit? Wala na tong camera, lumipad na. Relax pa ako nito. Kaya nga minumulat natin yung mga kababayan natin na nagpapabudol pa rin kay Senator Aimee. Kasi kita nyo naman, nagkaroon ng hearing, anyari. Lantaran, sinasabi doon. Pera ng taong bayan. Pera ng DSWD ang ginagamit para suhulan sa PI. Ano ginawa? Anak ng wedding ko ako, yung pakakasuhan ko talaga yun eh. Hindi. Sige. Isipin nyo ito ha. Pera ng taong bayan yun. National government yun. Tapos gagamitin ng isang congressman? Ano katarantaduhan yun? Di ba ho? Tapos, ikaw, pinuno ka ng committee doon, wala kang gagawin kung hindi, tigil na natin to, wala ba natin to. Kaya ayan, dahil nga po pinalalabas ng media na humingi ng pahumanhin o nag-sorry si Baste, yung pagsosorry niya, hindi naman yung pagsosorry na, sorry, nagkamali ako, hindi ganun. Sorry, nasaktan ko damdamin mo. Magkaiba ho yun. Kaya kayong mga may jowa dyan, sisiguro din yung sorry ng mga jowa nyo ha. Kasi baka mamaya nakita nyo nakapatong sa iba. Tapos bigla nag-sorry sa inyo. Sorry naman. Alamin nyo kung saan yung sorry. Sorry dahil nagkamali ka at nakapatong ka sa iba. O baka naman sorry dahil nasaktan mo lang damdamin ko at nahuli kita. Magkaiba yun ha. Magkaibang sorry yun. Pero in fairness naman, sabi naman ni, para lang patas tayo, dito naman sa ating channel, patas tayo. Sabi naman ni Joey, naniniwala siya na yung sorry ni Baste ay hindi sorry yung humihingi ng paumanhin dahil nagkamali siya. Tama yun. Nag-sorry si Baste dahil nasaktan niya o damdamin siguro ni Senator Aimee o di kaya ay, sorry, I have to say this. Parang ganon. Sorry, I have to say this. Diba? Ano sabi niya? Madam Aimee, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo yan sa dyan sa media. Alam mo, sa totoo lang,
Ako ramdam ko ito sinasabi ni Baste eh. Ramdam ko ito. Sigurado ako nabuisit siya. Pwede ko bang Baste, pwede ko bang i-rewards yung sinabi mo? Kunwari ako lang si Baste ha. Kasi meron akong ano eh. Meron akong talent eh. In reading the minds of people. Nababasa ko yung sinasabi ni Baste eh. Yung nasa utak niya. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Alam mo nasa isip siguro nitong Baste. Tangina naman. Private yun. Hindi mo kailangan ilabas yun sa media. Private na usapan yun. Epal-epal ka na naman. Private na usapan yun na nagsorry ako kasi natamaan kayo. Private yun. Epal-epal ka na naman sa media. Oh, yan o diretsuhan. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Yun yun. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ang linaw po niyan. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, humingi siya dahil naawa siya sa inyo dahil, oh, pasensya na. Mahina nila lang kayo. Hindi dahil nagkamali siya sa sinabi niya sa kapatid. Alam mo yun? Ang linaw niyan. Ito pa matindi. Oh, ito sinabi niya. Undangin ko gaman. Ako, patay tayo dyan. Pasensya na po, hindi po ako bisaya ha. Pero alam na, intindihan ko yan. Undangin ko gamit ang imong mga jamming. Oh, ano ang translation yan? Tin-translate na sa akin ng ano yan eh. Ng isa kong kaibigan bisaya na Ilocano. Sandali, basahin ko ha. Basahin ko lang. Ito sabi niya. Oh, ako na magta-translate pag yun ako unahan. Unahan nyo pa talaga ako eh. Oh, ito sabi niya. Oh, sabi niya, tigilan mo na ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Ano kayong jamming yan? Nagja-jamming siya na. Tigilan mo na paggamit sa akin. Ginagamit mo na naman ako eh. Which is, ang totoo niyan, alam mo, kitang-kita ni Baste na ginagamit ni Senator Amy ang mga Duterte. Ano, Senator Amy? Nakatikim ka na real talk, ano? Na-flip-top ka ngayon, ano? Di ba? Na-flip-top ka. Yan kasi problema sa'yo. Minsan walang bumabara sa'yo eh. Alam mo, Baste, at your service ako. Baste, you're the man. Yang ginawa mong yan, pupuntahan kita sa Dabao. Yayakapin kita. Kaya ako tulak dito pag niyakap ko ito. Bayot ka, bay? Bayot ka, oh, bay ka, bay? Baka pag niyakap ko ito si Baste, Baste, payakap naman isang beses. Nagpayakap ka kay Tingking Pinoy eh. Hindi, yun ang sabi niya, tigilan mo ang paggamit mo sa akin dyan sa daming mo. Pinapalampas na kita once pero napakaingay mo pa rin. Kasi yan naman talaga totoo. Alam mo, Senator Amy, palit na lang tayo. Sige na. Ikaw na lang dito mag-vlog. Ako na lang mag-senador. Ang ingay mo eh. Yung totoo. Hindi bagay sa pagiging senador mo. Palit na lang tayo. Ako na lang. Kasi pag ako napunta dyan, patatawag ko talaga yung mga dapat ipatawag at pakakasuhan ko yung dapat makasuhan. Eh, mas maingay ka pa sa aming mga vlogger eh. Pambihira ka naman. Iwan mo na lang doon sa mga vlogger mo. Nandiyan naman si Joey. Ay, na. Bira lang, Joey. Nandiyan naman si... Ah, huwag na natin pag-usapan yun. Fly! Lika Sel, salamat po. Hindi, alam mo, grabe ho, hanga ko dito sa, alam mo, Baste, ay, Mayor, sana mapanood mo ito at saka minsan sana jamming tayo. Jamming talaga eh. Ano ba ang mixture mo dyan? Ang chemical mo? I mean, yung inumin ha, inumin ang usapan dito ha, inumin. Hindi, inum tayo minsan. Sabi mo lang, anytime punta ako dyan. Inuman tayo, magkita naman tayo. Kung meron man nanonood dito na kaibigan ni Mayor Baste, mawalang galang na po, baka pwedeng mag... Hindi, gusto ko makausap tumaman to. Napaka... Ang ganda ng puso. Alam mo kasi, Mayor Baste, kung hindi mo natatanong, siguro, nakailang beses na rin po akong nakasama ko inyong pangulo, ang inyong tatay.
Maging ho sa election noong 2015-16, talaga hong ano, lahat ho ng campaign ng iyong tatay, ang Mocha Girls na hinahawakan kong artist, nakasama ho namin siya. Kaya nga ho, kabisado ko ho yung damdamin ni Pangulong Duterte. Yung speech niya, pwede ko na nga ulitin eh. Nung election ha. Kasi nga po, alam mo yun, ramdam ko yung puso ng ama mo. Yung ama mo talaga napaka ano eh, mahal na mahal niya bayan. Hindi ho perfecto yung ama niyo. Wala namang perfectong presidente. Pero kitang-kita mo yung sincerity ng kanyang, ng puso niya na talagang pagmamahal sa bayan. Yung sakto lang, di ba? Hindi man perfecto pero comfort for every Filipino. Sino ho yun eh? At alam mo, nakikita ko sa inyo yun. Pati yung pagiging prangka. Actually, nung nandun nga kami before the speech of PRRD, binanggit kita sa tatay mo eh tungkol doon sa sinabi mong resign. Alam mo yung ngiti ng tatay mo, ramdam na ramdam ko na itong anak ko parang ako ah. Parang ganoon eh. Kasi may sinabi siyang Bisaya kay nung sinabi kong sa president, yung anak niyo trending ah, sinabi mag-resign si Marcos. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos nung kinausap niya si June Ibasco, si Capsec. Joylyn, salamat po Legaspi. Alam mo, ramdam ko na nakikita ni ng iyong tatay sa yung ugali niya sa iyo. Which is maganda ho. Kasi yan ho ang minahal ng taong bayan sa ama mo. Yung pagiging totoo. Ipagpatuloy mo yang ganyan. Ipagpatuloy mo yang ganyan mong pagmamahal sa bayan at malayo ang mararating mo. Not because may pangarap ka. No, I know wala kang pangarap. As a matter of fact, sinabi nga ng ano mo, ayaw na nga ninyo na talagang nagiging sa politika. Si Inday lang talaga yung merong dugong politiko. Pero ikaw eh, totoo kang tao eh. Totoo kang tao. And we need more people like you. That's true. Kasi alam mo, puno na ho kami ng ano, ng, lalo na dito sa Luzon, punong-puno na kami ng mga pulpol na hipokritong mga politiko. Yung ang bait-bait, pagkakausap, pero pagkaharap, mga hindot. Totoo. At nakakatawa. Kasi, eto nga eh. Alam mo, kasi baste. Siguro naman, napapanood mo sa social media. Si Senator Aimee, talagang ginagamit na kayong pamilya niyo eh. Alam kasi ni Senator Aimee na hindi siya mananalo nang hindi siya didikit sa ate mo. Yun po ang totoo. And I cannot blame your sister. Ako, ito ah, mga kapatid, mga kaibigan. Ah, let us not blame BP Sara for staying in the side of Marcos. I understand. Kasi it hindi magandang tignan. Alam ko marami sa inyo medyo na-disappoint doon sa statement ni BP Sara Duterte. Oh, ako din na-disappoint from the heart. But if you would look at it in a bigger perspective, hindi ho kasi maganda kung kukontra siya. Kasi vice president siya eh. Siya ang makikinabang pag natanggal sa pwesto si PBBM. Ang dating, namumuliti ka lang yung tatay niya, tapos babanat siya. So hindi maganda. Understand? Kaya kailangan niya magbigay ng statement na nandito siya sa side ng mga Marcos. At pangalawa, feeling ko din, tama, sabi nung, tama yung maganda sinabi nito isa. Tama, magiging Lenny ang dating niya. Hindi maganda. So tama yung positioning at very statement ang dating ni BP Sara Duterte. At isa pa, ako naniniwala ako na isang mentor ni BP Sara Duterte ay si Gloria. Di ba ho? Si Gloria. Si Gloria, Gloria. Ay, iba pala yung kanta. Si Gloria, si GMA. Don't ever forget ang ginawa ni GMA. Naalala nyo? Dun sa mga nakakaalala pa nun. Nung panahon na si Erap, gumaganon-ganon na. Hindi naman nung si Gloria ang tumayong kalaban ni Erap eh. Remember? Never nagsalita si Gloria nun. Never siyang kumontra. Never siya naging opposition. Until dun, sa EDSA, tumayo na siya. Ay, di pa. Tumayo ba siya? Para di ko nakita eh. Biro lang. Totoo po yun ha. Hindi po siya nagsalita until nung nag-EDSA 2, EDSA 2,
doon na lang siya sumulpot, siya na ang presidente. Kasi that would have more impact. Imagine this, okay? Imagine this, ha? Ngayon, ganito yan. Ayoko sabihin to kasi this could be a strategy of BP. Pero sa tamang panahon, pag siya ang bumitaw sa administrasyon ni Marcos, doon na talaga yung pinaka-stroke. Yun na yun. Diba? Ngayon, tumitindig pa yung itong administrasyon na to because of Bibi Sara Duterte. That's the truth. Nakatayo pa ngayon ang administrasyon ni Marcos because of Bibi Sara Duterte. Sa madaling salita, alam mo yung ganon, yung kunwari rubber band, in-example din ito ni Baste, pero sa akin, iba naman. Yung rubber band, batak na. Aside from batak talaga, nagbabatak. Iba pala yun. Hayop ka ba? Yung batak na yung goma, di ba? Gitna, pak, biyak yan. Di ba? Yung apoy na yun si BP Sara Duterte yun. Sa tamang panahon. Pero, kung ngayon walang batak, aapuyan mo, it will take time. Pero kung batak na yan, manipis na, pag inapuyan mo yan, wala na isang segundo yan. Putol yan. Yun ang papel. Yan po ang papel ni BP Sara Duterte. Kaya hayaan po natin. Hindi ko pinagtatanggol si BP Sara Duterte, ha. But, as in malaking puwet. Iba pala yun. But, I hope hindi siya nagpapabutol kay Senator Aimee. Kasi Madam BP Sara Duterte, I hope you learn your lesson well. I know you're still in the side of Marcos because it hindi magandang tignan kung kayo lalaban. But I hope you've learned your lesson well na nabudol kayo sa unity. Kasi Madam BP, huwag niyong kakalimutan. Ito, this is with all the, alam ko I cannot, hindi naman ako pwedeng magsalita kay BP Sara, alam ko matalino siya. Pero, don't ever forget si former ES Vic Rodriguez. Kasi kung yun tao na yun, na talagang ganun, hanggang kaduluduluan, hindi niya binabanatan si Marcos. It's because meron siyang paninindigan. Remember, he is not just a friend of BBM. He is the lawyer of BBM. Kaya nga sinabi niya sa akin, sa simula sa amin, pasensya ka na, sinabi niya sa amin nung nag-interview namin, pasensya na if there are things na I cannot answer because I still treasure the parang client's privacy. Sabihin kasi kliyente ko yan dati. So in every, kahit ba hindi na kami magkasama niyan ngayon, yung client privilege na hindi malaman ng sikreto, hindi niya pwedeng sabihin. Or else, bilang abogado, madidiscredit siya na humawak. Wala naman daw siyang pangarap talagang tumakbo. Pero madidiscredit siya pagka sinabi niya yung mga pinag-usapan nila ni BBM nung kliyente niya si BBM bilang lawyer. Pero alam nyo, ito nga BP Sara eh. Si Attorney Vic ang lumaban nung iniwan si Bongbong Marcos ng lahat ng tao, si Attorney Vic lang ang natira sa tabi niya. Sabi niya nga hindi nga siya naniniwala doon sa doon sa part na dinaya. Or hindi pala dinaya. Hindi siya naniniwala doon kasi may mga nagsasabing hindi daw talaga nanalo si BBM. Hindi siya papayag doon kasi pinaghirapan daw talaga nila 'yon. Ibig sabihin lang po, anong sinasabi niya? Simple lang. Ganun talaga sila ni BBM. And yet, imagine this, nilaglag siya. Yung relationship nila, yung usapan nga daw nila, hindi parang presidente pag nag-usap sila. Parang magbarkada lang na nagiinuman. Pero, pag sinabi daw ni Bongbong Marcos, ito gusto niya, sinusunod niya kasi ginagalang niya yung presidente. Pero in terms of relationship, very close sila. Alam mo, Madam BP,
I think, hindi naman sana nga ano ha, pero mukhang mas close naman siguro si Attorney Vic noon kay Marcos kesa sa inyo po. Eh, it's obviously, ma'am, ginamit po kayo ni Marcos para manalo siya. Pero yun po ang totoo. Huwag na ho nating pagbalibaligta rin. Kung wala kayo, hindi mananalo yung Marcos na yan. So ano ang problema ngayon? I hope natutunan nyo na po yung lesson. Na ngayon, nilalaglag kayo at ang inyong entire family. Kung talagang nirerespeto kayo, hindi po dapat ganyan ang ginagawa sa buong pamilya nyo. Kita nyo naman yung paglaglag. Not only your family, ma'am, even your supporters. You know, I think you know this more than anything else. All the supporters of PRRD and you are being persecuted right now. As in, even yung mga general na mantakin nyo, hindi ho ba pambababo yun? Ako nasaktan para doon sa general eh. Hindi, totoo ah. Ako nasaktan doon sa general na tinanggal. Pagkatapos mo nang i-appoint, naka-appoint na, nandun na papel, labing lang binawi. Ako nasaktan doon. Bakit? Dahil taga Dabao? Dahil nagsilbi sa Dabao? Biglang binawi after the speech of PRRD? Ano to? Ma'am, pinipersecute ho, binabastoso lahat, pati mga followers ninyo, pati mga ano ninyo. I hope you've learned your lesson well. It's time to listen to your father. I'm sorry to say with all humility, pero yan ang talagang damdamin ko eh. I hope you listen to your father. And I hope someday, hindi na maulit yung pambubudol sa inyo ng kapatid naman. Kasi it's pretty obvious, etong si Senator Aimee ginagamit ka para ikaw ay para si Senator Aimee ay may mahalal. Nung sinabi ko nga kay Joey na may angat, hindi niya maintindihan yung sabi na may angat. Joey, simple lang to. Ano sa tingin mo pangarap ni Senator Aimee? Manatiling kong senador? That's bullshit. That's bullshit. Ba, para daw hindi maangat, ganyan-ganyan, hindi daw pa nila maintindihan. Ano ba 'yung angat-angat? Ano ba pangarap ni ano ni Aimee? Ano 'yan? Nandiyan lang 'yan. Babalik sa lugar nila? No. Ma, may pangarap 'yan. May pangarap po 'yan. Kaya pumoporma na po 'yan. I hope nakikita niyo po. Bakit 'to? Ma'am, BP, with all the respect, nakita nga ho ng kapatid ninyo na si Baste. Nakita ng kapatid ninyo nang nagdadrama, puro daldal, puro talita, umeepal, napakaingay. Yun nga yung term niya, napakaingay. Ibig sabihin, may purpose. Re-electionist eh. May purpose. I'm not saying tatakbo siyang vice president sa 2025. Hindi, sa 2028 siyempre. Or maybe president. We do not know. Kasi baka mamaya, sakay lang siya ng sakay. Hindi natin alam, ma'am. Alam niyo, madam, BP, tuso to si Aimee. Hindi natin alam. Baka may kinalaman siya sa pagbanat sa inyo. Kasi, eto lang ha. Just think of this, people in the house. Are you there? Are you there, people in the house? Ay, 3,000 na pala tayo nanonood. Ay, kayo nanonood. Eto lang simple. Sino ang maingay sa 2028 na tatakbong presidente? O, alam naman natin yan. O, si Tulpo o si BP Sara. O, yung iba, o, medyo malayo-layo na. Ang pinakamalayo, si Romualdez. Di ba ho? Si Romualdez, layo-layo. Sobrang layo. As in, sobrang layo. Munti ka nang mag-freeze. Bakit? Eh, zero na eh. Zero degrees na siya eh. Di ba? Anong punto ko dito? Malabo to si Romualdez. Baka mamaya, decoy lang to. Naintindihan nyo, madam? Baka mamaya, decoy lang ito si Romualdez. Tinatarget na ngayon nito. Pinalalabas nito si Senator Aimee na ito talaga, ito talaga, ito talaga, ito talaga. Pero baka, madam, nasa tabi nyo yung babanat sa inyo sa 2028. Bakit kanyo? Paano niya kayo babanatan? Aalis ba sa tabi nyo? Lalabanan kayo? Kukontrahin kayo? No! Baka pinahihina niya kayo.
nakikikunchaba siya sa iba, pero kunwari hindi siya kakampi. Pero pinahihina niya kayo para eventually you would consider not running and supporting Senator Aimee as president. That's possible. I'm not saying that would happen. Siyempre, depende yan eh. Lahat naman depende. Depende sa takbo ng panahon. Pero isipin nyo to ha. What if ginagawa lang nito ni Senator Aimee na ang target si Romualdez, tapos si Romualdez naman banat ng banat, bira ng bira kay BP Duterte, kasi nakita naman natin eh, yung banat na confidential fund si BP Duterte, it's very very masasabi mong may kurot eh. Sa survey bumaba, sa survey ng ratings ni VP Sara, medyo kumurot ng konti. And that kurot is medyo ano yun, medyo success sa kanila yun. Eh kung aaraw-arawin ka until 2028, Madam VP Sara, baka mamaya bumaba ka ng konti. At pagbaba mo ng pagbaba ng konti, bulahin ka nito ni Senator Aimee. I'm not saying na magpapabola kayo, pero pwede kang i-persuade through your friends na mahina ka na, ako na lang para tuloy-tuloy. Posible yun. Kasi sa galawan niyang yan, halatang halata, madam. Kuhang-kuha niya ang ugali ng nanay niya. Halatang halata po. Kasi ako ha, you may call me a liar, you may call me pero ma'am, ultimong post ng kapatid niyo na si Baste, nakita niya eh. Yung drama sa media, yung pag-iingay, nakita niya eh. Yung panggagamit sa kanya, nakita niya. Sana po Madam VP, you would also see that. Hindi ko sinabing magbigay kayo ng statement kay Senator Aimee. That's not my point. Pero just be aware. Sabi nga sa buhay, lalong-lalo na sa politika, trust no one. Bakit po? Sa politika, yung dati mong kaibigan, kalaban mo na rin eventually. Yung kalaban mo, maaaring kaibigan mo. Pero mas malaki yung chances yung mga kaibigan nyo magiging kalaban nyo in the future. So I just hope, Ms. Vice President Sara Duterte, you would somehow consider what I'm saying. Ako po, supporter ako ng ano, hindi ho yan makikwestiyon ng kahit sino man. Supporter po ako ng tatay ninyo. And now, masasabi kong I support pati ho itong galaw ho ni Baste. Kasi ho, nakakabili po eh. Bibihira na ho yung nagaganito ng ano, galaw. Yung, alam niyo yun, yung kahit may consequence, isasabihin mo pa rin. Kasi nga hindi namumuliti ka. Yung nagsasabi lang ng totoo. Ganun ho yung tatay ninyo eh. Si Pangulong Duterte, ganun na ganun eh. Si Pangulong Duterte ang tipo ng taong he would say it even if you don't like it. Even if ano ang resulta, he would say it. Sa madaling salita, totoong tao, wala akong pakialam. Naalala ko yan, kwento nila yan dati. Kwento ito ng mga nasa campaign noong 2016. Mga involved na tao sa campaign. Alam nyo ba na, di ba, naging issue na yung humahalik-halik si Pangulong Duterte sa babae o yung pagiging babaero niya. Sinabihan na nila si Pangulong Duterte, Mr. President, huwag na kayong ano sa babae. Iwas-iwasan nyo na po ng konti yung mga babae. Bawas-bawasan po natin kasi yan ang ginagamit ng kalaban. Sinabihan si Pangulong Duterte yan. Alam mo ginawa ni Pangulong Duterte after that sinabihan? Alalang-alala ko pa tong kwento na ito galing sa mga campaign managers na nakatabi kay Pangulong Duterte. After sinabihan si Pangulong Duterte, ano mo ginawa niya? Kinandong niya yung babae. Tapos hinalikan niya ng todo-todo. Yun ang totoo. Alam mo, kakaiba, unpredictable ka. Alam mo yung campaign manager, napakamot na lang talaga eh. Bira, oo. Kasi nga,
sinasabi ko bang okay yun? Sinasabi, hindi. Nagpapakatotoo si Pangulong Duterte kasi at that time, parang tanggapin niyo ako ng ganito o wag na. Ito ko eh. Diba? So tanggapin niyo. Kung ayaw niyo, edi wag. Basta ako, ito ang pinaglalaban ko, bansa. Ngayon, sa babae, ganito. Pero hanggang dito lang to. Which is totoo naman, hanggang dun lang. Oh. So anong ibig ko lang sabihin? Sinasabi ko ba na dapat maging babaero? Hindi yun. Ang punto dito, it's being true. Kaya nga siya minahal ng taong bayan eh. Ito si Basti, ganun din. Kaya ipagpatuloy mo lang yan, Mayor Basti. Alam mo, alam kong ayaw mo tumakbo sa mas mataas na posisyon, pero malayo mararating mo. Pagkaganyan kayong magiging totoong politiko ka, napakalayo na mararating mo, sir. Dahil yan ang hinahanap ng taong bayan. Jimmy Kim, salamat po. So, sana ho mga kababayan, pumasok po sa puso't isip. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!